At kaugnayan nga po ng balita ng pagkakapatay sa teroristang si Basit Usman, makakausap po natin sa linyang telepono si AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang. General Katapang, magandang hapon po. Good afternoon po sa inyo at sa mga tagapanood nyo. Opo. General, pwede pong bigyan nyo po kami ng karagdagang impormasyon na kung paano po ba talaga napatay itong si Basit Usman at tama po ba yung reports na isa po sa mga bumaril sa kanya yung mismong asset po ng militar? Ganun po ba yung impormasyon, General? Hanggang ngayon po, hinihintay namin yung report sa PIN kasi hindi naman po kami talaga nakatutok dito. Unexpected po talaga itong nangyari kay Usman kasi we were hoping na kami mapainkwento sa kanya. Kasi nga, for the longest time, tuloy-tuloy yung operation natin. But up to now, hindi pa may submit ni General Pangilinan yung report. So hopefully makakuha kami by tomorrow kung ano yung kanyang update sa actual na nangyari dun sa encounter sa area. Apo, ang sinasabi po doon sa reports ay nagkabari lang po yung mga bodyguard niya at nag-away-away mismo. May impormasyon ba kayo kung nakaligtas o sugatan po itong mismo hong bumaril kay Usman at kumuha po ng kanyang mga fingerprints? Ano po yung karagdagang impormasyon na dumarating po sa inyo, General? As of now, nandun yung team namin to get the report. Sketchy pa rin yung mga reports sa amin, but I will hold on to giving further information kasi nga baka hindi ko pa natatanggap ang official report na doon sa actual encounter kung ano talaga nangyari. And then of course, siyempre may mga reports din na nag-operate yung tropa, paano sila na paano yan na monitor o na nabalitaan ng tropa natin na napainkwento talaga. Apo, pero yung pong lokasyon niya doon sa barangay na iyon sa Gindulungan, namomonitor nyo ba? Namomonitor ba ng AFP nitong mga nakalipas na buwan o mga araw? Yun nga po, least expected namin na pupunta siya doon dahil alam namin MILF area doon. No, we were thinking na yung mga sundalo rin natin hindi makapasok doon dahil yun na yung area of safe area na ng MILF, doon na natin sila pinaatras. And doon pala tumatras din si Basit. So up to now we are awaiting official reports sa field kasi nga may report na napainkwento sila ng MILF o may report din na yung mga tauhan ni o bodyguard ni Basit Usman ang pumatay sa kanya. So we are awaiting yung final report kung totoo ba ito o sabay na yung mismong bodyguard na ni Basit Usman mga tauhan na rin pala ng MI. Ganun na we are verifying kung ano ba talaga yung kwento na patungkol dito sa encounter na to na kinamatay ni Basit Usman. Apo, pero yung mismo pong labi, ito pong katawan ni Usman, ay ano pong impormasyon na hawak po ninyo? Meron naman kami mga pictures. Actually, may mga intelligence assets kami na nakakuha nung kanyang pagkamatay o yung cadaver niya, na may yung picture ng cadaver niya. And then we heard na minonitor rin ng intelligence natin yung kung saan siya nilibing. Hopefully, makakuha tayo ng video sa paglibing niya. Opo. At sa ngayon ho ba ay meron pa rin mga sundalo doon sa area kung saan po napatay si Usman para sa
investigasyon, meron hubang tropa doon sa area, sir? Ang pagkaalam ko, si General Pangilinan ang nakikipag-usap ngayon sa MILF hierarchy to ask kung ano ba talaga nangyari. Yung mahingi sa MILF yung kanilang panig dahil nga malapit dun sa area of safe area ng MILF nangyari. And then we also have information na yung MILF commander in the area has the cadaver of Usman. So si General Pangilinan na inutong sa namin na makipag-coordinate with the MILF regarding the death of or neutralization of Basit Usman. Apo, ito po General, yung binabanggit nyo pong MILF commander, ito po yung binabanggit sa reports na itong si Commander Barok ng MILF. Pareho po ba ang inyong pong impormasyon? Kay Wahid Tundok kami nakikipag-coordinate, yung medyo mataas nilang leader. Yung parang base commander o brigade commander, MILF commander na 118 MILF commander ang nakikipag-coordinate kami. Opo, kasi nga po yun yung binabanggit din na mga taga 118 yung kung nakalaban nata nitong si Usman. Ano po? Anyway, General, makikibalita ulit kami sa inyo kagnay po ng update dito po sa pagkakapatay kay Basit Usman, si General Gregorio Pio Katapang, ang Chief of Staff po ng Armed Forces of the Philippines. Maraming pong salamat, sir. Maraming salamat din po. Magandang hapon po.